po mga kapudi, ayan, medyo tinanghali kami ngayon, 6:30 na. At ayan si Mark Dennis. Si Doktora nasa loob pa, sasabay po ako dahil mayroon pong order na may order ng lechon. Buong lechon ng baboy. So, i-deliver po namin ngayon. Ang call time po ay before mag 8 o'clock ng umaga. So, siguro mga 7:30 ay madadala na namin. So, ayun, pinsan po ni nanay. Bali, tito ko po siya. Ayan, kay Tito Kennedy. Ayan, shoutout po. Thank you sa pag-order. Ayan. So, yun po. Yung baboy po ay hindi po native. Ano po siya, yung imported. So, ayan mga kapudi. Nandito po kami sa may bayan ng Baliwag. Nayatid na po namin si Doktora at si Mark Dennis dito sa may Glorieta. At ngayon ay papunta po kami ng Shell Flyover dahil doon po yung meet up namin nung magdadala po ng lechon. So, si Kuya. Dami sa arsaw ah. Ito po yung bayad pa kay Bilo. Kasya ba? Yun, thank you po sa ulitin. O, tara na, let's go. Yan, i-deliver na po natin mga kaputi. Malapit lang din po dito sa Shell Baliwag. Bali, na-deliveran ko na po yun ng lungkulis at saka ano po, lichong kawali, yan, mga tala. So, full time before 8 o'clock, 7:30 na, sakto lang siya naman. Siguro nakita na kami. Ay, hindi naman pala nang harap. Bukya! Bukya, kabigat ako. Kuya, kayo ni Diri Bera. Yan, natanong pa kami ng guard. Yan, si Kuya Kennedy po, mga kapudi, ay isang buo po ni nanay. Ayan, sa Rivera side. Rivera family po. Isang buo ni nanay sa father side po. Kay lolo. Madalas pa sa akin siya umorder ng langgurisa, yung kitsarong bagnet. Sa kung online ko dati, umorder po siya palagi. Parang yung mga review ng bangus yan. Oh, ito na kami. Ayan na po yung ating lechon at hantay lang po tayo.
nag-uwi na po kami mga kapudi. Hindi na po namin na-videoan yung bigay ng leksyon. Uli kami sa chef, pauwi naman na po kami. So, wala na po ngayon yun yung truck na nagtumba. Yung pinaka-ban, close ban niya, nag-lag-lag. Wala na po ngayon na ayalis na, kaya hindi na rin siya ganong matraffic. Pero actually, matraffic na rin po dito sa Baliwag eh. Dito sa pinaka-flyover, hanggang doon sa gawing Tangos, dali pa pa. Tapos papuntang SM yung traffic na po talaga. Dahil siguro marami nang may sasakyan. Uwi na po kami mga kapudi. Thank you po. At i-update ko po kayo ulit mamaya. Talagang bukid. Yan, dito tayo sa mini talipapa na naman ng Tangos pa din po ito. Bangun. Lalaki yun. Walang ina ko kung ganyan buhay. May buhay din na yung mataba yung kapo mo sa banyera. Hindi, may tatanong lang po pang alaga kasi sa aquarium. Alam ko ah. Ito po magkano sa dalagang bukit? 290 po. Ayun, tatlo po na yan. Pinagkasa sa rin ang kapo. Kano po? 220. Thank you. Ako pa, meron anong niyang nabuhay. Hindi, naghanap lang po alaganda sa aquarium. Eh sabi ko, alam ko nga dito meron, sabi ko, pero hindi ko alam kung buhay. Ako po mga buhay, nakuha ni Prof. Serapia. Pero pag po nakuha yun ang buhay, nilagay sa may erator, ako buhay. Alagaan daw nga eh. Sabi ko, alam ko dito nga sa may tapat. Lalo ko lumalaki po. Thank you. Salamat madam. Okay. Sa YouTube po. Kaya ano yung biyahe niyo sarili? Apa, sa Masantol. Galing kami doon nung makalawa sa Masantol. Mas mura doon yung mga seafood din. Ganun. Pero mura. Araw-araw kayo. Araw-araw kayo. Pero taga saan po kayo? Napalok po sa akin. Okay, okay, salamat po. Ayan, taga Masantol pala sila. Ayan, may pili po kaming talong at saging po. Ayan, yung nakang po, mahilig sa saging. Ayan. Magkano po sa talong? Mga ilang piraso, oy. Ilang piraso? Talong? Saging na sabah, paghahanapin mo pa ako. Apat lang daw. Yung magaganda, yung ganda ko. Taray, ganda ko raw. Joke lang po. Ha? Dimap, tumawad pa talaga ng isa. Ginawa pang bina. Wala sa... May saging kayo, miss? Saging na sabah? Oh, o, wala. Magmagic ka na lang ng saging. Magkano kilo ngayon dito? 80. Ano yan? Sana. Dito magkano? Kilo?
Wala na. Message na sa baba ba? Wala. Message ka? Oh, yun nga gusto. Message ka, tay? Yun ang daming mangga, oh, mga kapudi. Dito po sa mangga, magkano? 90 po. Ha? 90 kilo. Ito ata yung piko, eh. Ito yung matamis pagka ang talagang hindi. Ito, Miss Letus to, no? Ibang klaseng letus, ano? Para siyang, ano, yung alakbati, yung style na bahay. Masado dito. Oh, thank you. Miss Letus ka na sa YouTube, no? Mamaya upload ko na. Rowena Foods to go. Foods pagkain. Rowena Foods to go. Rowena. Oh, Rowena Foods to go. Salamat, pa-subscribe na rin po. Tara. Walang ha! Salamat! Wala saging! Ba't kasi dyan ka minto? Ayan, nakalimutan ko pa yung talong mga kapuri. So ayan, pauwi na po kami. At mamaya ay i-update ko na lang po kayo ulit mga kapuri. Thank you po! Naghahanap si Mr. ng saging, wala saging. Gusto po niya, basta may dilito. Laging may saging na saba kasi nakalaki ang show niya yun. Yung laging may saging na saba, kahit ito yung itlog, basta may saging na saba. Ayan, nanghaharang na po si Mr. ng truck-truck na saging. Sa kagustuhan ng saging. Ayan, mga dealer po ng saging yan. Wala saba? Ayun pala, kaya lang hilaw pa, ano? So, hindi na nagtitinday nandito. Tapat. Ay, kumbaga sila na binibilan, hindi na sa tapat. Kayo rin po ba yung nakapwesto dito? Hindi. Ha, kayo rin. Maganda pala eh. Biyahe rin sila. Ito, durian, no? Bullocks na. Bukas na eh. Masuguro yung marang. Pagpaalis ng ano yan. Pagpatibay pala na tuhod. Ayan, dito lang po yan sa may isang tuninyo. Ayan, diretso po yan. Pa, ano na sa amin. Saan po kuya, biyahe nyo yan? Saan nyo biyahe? Dabaw. Ha? Dabaw. Dabaw pa. Kayo mismo, ano yan, yung truck. Nasa kanya ng barko. Dabaw pala, marami sa aging ano. Ayan, nasa bahay na po kami at Mr. na po yung naglinis at saka nagluto ng dalagang bukid. Nako, favorite niya po yan, dalagang bukid. Paborita, paborita. At usawan po ay eto, puro. Nagisa na po namin yan, kaya lang pinrosen ko yung mga sumobra. Iniinit na lang po namin. Ayan, nakulito na po ngayong talong. Pagkatapos ni Mr. magluto ng ating agahan na dalagang bukid at saka talong, ayan mga pinirito, magluluto naman ako ng chicken sotanghon. So tanghalian yun. Parang siyang gusto ko sana tinola kaso ayaw po ng mga bata nung tinola tapos ang nakalagay ay papaya. So meron akong sayote dito at saka manok. So yun ang gagawin ko siyang tinola pero... Gaya nga po nung ginagawa ko ay nilagyan ko po siya ng sotanghon. So ang mangyayari para siyang chicken sotanghon. Ayan. At sayote po yung ilalagay ko. Tsaka lalagyan ko siya ng ito. Yung frozen kong spring onion. Ayan. So diyan ko na ikanang kasi kanina ay mainit na siya. Kaya hinaan ko siya uli. Ay pinatay ko siya. Tapos ngayon binuksan ko uli at nilagyan ko lang siya ng mantika. So, hindi ko lang natin yung sibuyas, bawang, luya, sabay-sabay na. Lalabasin lang natin yung aroma. Medyo hintayin natin mag-light brown. Saka ko isasama yung spring onion. Kasi, kaya ko isasama sa gisa yung spring onion.
para lumabas yung flavor ng pagka sibuyas niya. At the same time, kung wala pagka-processing niya ay malatana. Yan mga kapudi, medyo brown na yung ating bawang. Lalagay ko na itong frozen na spring onion. Yan, nanginili kasi si nanay, mura ngayon. Ginagawa ko, inihiwa ko na siya, hindi ko na pinagpapakabukas kasi yung iba, malalanta ko na bukasan, brown na yung ibang dahon. Inihiwa ko na siya, saka ko siya, lugasan ko muna po, lilinisin ko siya. Tapos, taste ko nga po siya, saka ko si frozen. Yan, pwede gamitin siya soma yan, para asapiga, pang-tapping. Wala kayo pang sibuyas, yan yung isang kulit niyo. So, yan, nakita nyo, medyo lumanta siya kasi nga, pag frozen siya ay matigas pero magtitigid yun pag nangin na yun. Pwede ko na ilagay ang ating karne ng mga manok. Ang bangin ko na ngayon yung ano siya. Sabay yung isang sayote. Madali kasing lamambot ang sayote. Kaya kaya kapag sa isabay. Tapos sa lang natin yung ating mga manok. Sa ating sibuyas, bawang, luya at saka spring onion. Diyan ko sa lang konting asin. Konting lang yung tapusin. Kasi gagamitan ko siya ng chicken cubes. Kaya ako siya gagamitan ng chicken cubes para malinam na at malasa yung ating sagaw. Dibidinin lang natin yung mga manok natin. Para lang pa binagsag lang nyo, medyo masangkot siya. At lumabas yung mantika na galing sa manok. Yan, kaya medyo mamantika yung manok na yan kasi yung kinakain din nila kay pigs. Yung mantika din po yun. Sakot siya natin ng mga 2-3 minutes. At pag medyo na-reduce na yung juice na lalabas sa katawan ng ating mga chicken, ay lalagay ko na po yung chicken cubes at magpapakulo muna po ako ng tubig. Wait lang po. Yan, dito naman po sa kabilang side ng kalan ay magpakulo na po ako ng tubig dito sa kasirola. So huwag niyo na pasinin yung kasirola ko kung ganyan ang itsura. Pwede pa naman po yan, kaya yan po yung aking ginagamit. Mas gusto ko nga po yung medyo luma na. Ewan ko ba, paborito kong mga gamitin yan. Sayang kasi kung itatapon lang natin. Tapos bibili pa tayong bago. So yan, patuloy tayo sa pagsangkot siya ng ating chicken. Biliin natin. O, balik ka rin natin. Balik ka rin. Gitnang part. Kita nyo yung medyo nasang picture na, medyo brown na yung balat. Ganda nila muna. Ganda nila. So, nakikrave niya ako kahit na inyot. Ang sabi nyo, diba kainyotan? Ano ba? May sabaw pero nakikrave po kasi may sabaw. Ayan. Ito yung ito. Ayan. Pwede nyo po siyang i-add ng mga gusto nyong gulay dahil ng retorno kung gusto ninyo. Pero ang ilagay ko naman po ay yan, yung spring onion tapos maglalagay ako ng sayote. Yan, medyo meron ng ano ba, sticky part sa pinaka lalim ng ating kawali. Lagay na natin yung dalawang chicken cubes. So, napasin nyo, konting asin lang, tapos dalawang chicken cubes. Tapos, yan. Sampit ako sa dyan. Para matimaw yung ating chicken cubes. Kapag nagkaganyan ako ay magpapainit natin yung tubig. Manuot ko ba sa ating manok. Chicken na chicken. Hindi ko siya advisable na gamitin yung chicken cubes pero ayan, ngayon po medyo madalang na ako gumamit ngayon. At saka beching, madalang na rin po ako gumamit.
depende po sa sitwasyon kung sa tingin ko hindi ganong magiging malinam na kunya, konti lang po yung halimbawa, huwag pala kunwari. Halimbawa, konti lang po yung ating manok. Sa tingin ko hindi naman ganong malasa, lalo na kung sa sabaw nga. Pero nasa inyo po yun, option. Pwedeng patis na lang at saka asin or asin lang talaga. Tapos, konting asukan. So ayan, hinunaan ko na yung apoy. Pwede ko naman siya lakasan ngayon. Pero, pupuha ako dito sa pinagpakuluan ko. Ayan. Alam niyo po ba kung bakit? Para matunaw po uli yung mga nanipit sa ating kawali kasi ay nandun po yung masarap na dinamnam. Yan. Huwag naman po ito yun. Yung ganyan lang po. Yung medyo yung brown lang. Ayan. Nandyan po kasi yung mga flavor ng ating gisa. Pwede ko na siyang idagdag sa kawali. Pwede ko na siyang idagdag sa kaserola po pala. So, wala na tayong edit-edit. Kaserola po pala. Minsan hindi nagtutugma talaga yung isip natin. Tsaka yung isip. Pag matang tayo yung iniisip. So, pwede na natin siyang isa rin sa kaserola, mga katuli. Papatayin ko lang yung apoy. Ibukulo na po at idagdag na po natin yung ating mga manok. Dalapakron ko po, diba, mga motor. Isa-isa lang muna dahil nagbibideo tayo. Pero kung yung dalawang kamay ko gamit ko ay tataob ko na dyan yung kawali. Yan. Pwede tayo magdagdag ng tubig kasi maglalagay po tayo ng sotang hon. Sisip-sip po siya ng liquid, yung tubig. So, ang tendency niyan ay mabawasan yung ating liquid. Kung gusto niya ng masabaw talaga. Yan lang natin siya makuluan ng 15 to 20 minutes. So, tapos, pagkaluto na yung manok, tsaka ko lang po ihuhulog yung sotang hon. Tapos, tatakpan ko siya at papatayin ko na yung apoy. Kasi mentres na nakukuluan po ang ating sotang hon na pasta ba yon o pansit, lalo siyang lumalambot. Nag-add na ako ng paminta. Paminta ni Ma'am Maria Dayaw at ni Mami Flower. Yan, shoutout po. At ayan, gamitin ko po pala yung pagkakataon. Baka nakalimutan po mag-thank you ko ng Virginia Puencosilio at kay Sir Robert Decena. Ayan, thank you very much po sa inyo. Ayan, at sa inyong lahat mga kabuti sa walang sawang pagsuporta. Ayan, napakalaking tulong po yan mga kabuti. Ayan. Lagay na natin yung extra sabaw na nasa kawali. Ayan. Pwede natin itaob yan. Huwag naman sa lupa, dito lang sa kaserola. Ayan. Kukumulo siya na 15 to 20 minutes. Ayan, dahil kulong-kulo na, lagay natin yung sotang hon natin. At ito ang ating sayote. Ayan. Tapos, halu-haluin lang po natin mga kapuli. Ito na natin todo yung apoy. Ayan lang natin lumambot to. Pakuluan natin ng 2 to 3 minutes at takpan na lang natin hanggang sa maluto sa sariling init yung ating chicken sotang hon. Tinola sotang hon. Chicken tinola sotang hon. Ayan, dahil ang version. Ayan, malambot na po. At pwede ko lang patayin yung apoy para tuluyang maluto yung ating Ako
kasi malambot na po ang ating sotanghon. At papatay ko na po yung apoy para tuluyang maluto ang sayote. Dito po kami sa Pandayan, Baliwag. At hindi po si doktor ang kailangan sa school nila bukas. Okay po na, pasok niya. Pwede one. Tapos sa bayan pa natin binili. Wala kasi sa atin yan eh. Ito ba gagamitin yan? Kasayaw? Ha? Kasayaw na. Salamat. Oh, pwede ikot mo lang ako. Pwede tayo sa Mio. Dati pinaraada yung Mio sa paradahan na gusto ka na sa Mio. Ang reward ni Doktor Rasa. Champion. Ayun. Kasi nagkita sa helmet. Okay lang sa 450. Ah, sige po, yan na. Tingnan mo muna kung walang damage, Lesery. Ayun, dito kami sa palengke. Tingnan mo muna kung walang masira. Tara, tingnan natin. Check na muna. Kung okay yung zipper. Ang tahi. Thanks. Ayun. Nice, salamat. Ang ipis siya. Pero maganda. Walang dumihin siya. Sige, okay na yun. Yan ang reward mo. Kaya kailangan susunod, champion ulit, no? And sabi ko po sa kanya kasi pagka nanalo siya, kahit hindi champion, may prize siya sa akin. Kaya wala mo namang ganahan. Yan. 50. Pero gagamitin mo kay isa pa, lalaban ko ano. Tapos matahian na lang ng borda, no? Para maganda. Thank you. Ayan, dito tayo. Rihanna. At ayan mga kaputi, nasa bahay na po tayo. At nakita nyo, meron ako ditong bawang. Ayan, dalawa. Tatlong mangga. Asukal at asin. Gagawa po tayo ng burong mangga. Ayan, gusto po yan ni Mister, nagpapagawa. At masarap po yan sa mga piri-pirito. Ayan, mga piritong isda. So, kailangan natin, ayan, depende po sa inyo, optional po ito ha, bawang. Yung iba po kasi nagbuburo, wala. So, optional kung isa o dalawang bawang lang. So, mas nasasarapan ako kung dalawa. Tatlong mangga, manibalang. Parang ito, maganda pagka manibalang ito, mukhang madilaw na yung gilid. Ayun, loob. Tapos, meron ako ditong 1.5 tablespoon ng washed sugar, pwedeng white sugar or brown sugar. Kaya lang may iba yung kulay ng ating tubig. So, kayo magtataka yung ating brine. Tapos, ito yung ating asin, 1 tablespoon. Yan. So, babalatan lang po muna natin yung mga mangga at yung mga bawang. So, papakita ko po sa inyo. Pag-ahaluin na po muna natin yung asin at asukal sa platito kasi ilalagay po natin yan sa tubig. Pwede po dyan yung tubig na purified water o distilled water or magpapakulo po ako. So, meron ako dito purified water pero pakukuloan ko pa rin po siya mga kapudi. Yan. So, balatan na natin yung mangga. Ayun ko po muna yung asin at magbabalat po ako ng mangga. Yan o. Ganda ng kulay o. At may dakta. So, mag-ingat lang po tayo kasi nakakasunog po ng balat yung balat ng tao, yung dakta ng mangga, lalo na sa mga bata. Pag nadikit ka sa face natin o sa mukha kasi pinaka manipis na part ng balat ay isa na yung balat natin sa mukha. So, masusunog po siya. Matapang yung dakta ng mangga. So, nasa sa inyo kung paanong hiwa ang gusto ninyo. Pwedeng maliliit, pwedeng medyo malaki, yung bite size, pwede nyo namang gadgarin. So, yan, merong may damage. Sa pagkakabaksak po yan, mga kapudi. Pag nabaksak, na malalamog yung part na to. Yan.
Sumasamahin lang muna natin dyan. Sa ito, yung iba lang. Nakakasim ako mga kapudi. Kayo ba? Sorry ah, medyo natakam ko pa kayo. Panahon po kasi ngayon ng mangga dito sa Pinas. So yan, alam ko mas malalaki ang mangga sa ibang bansa eh. Lalo nang nasa Thailand ako, laki. Ay, Taiwan po, sorry. Ang lalaki. Kaya lang, matabang. Tapos walang ganong asim. Siguro depende po sa klase ng mangga. Yan, ito po ata, kalabaw to eh, alam ko. Yan, merong piko. Yung piko, yung may korte yung dulo. Pahap moon ang dating. So, gasa muna na eh. Balatan muna natin lahat. Tapos tsaka natin hugasan. So ito medyo mura pa. Ganyan pa lang siya. Sarap yung ganito. No? So noong araw na panahon ng mga lola natin, lagi silang may ganito sa lamesa. Binurong mangga. Para nakaready na sa mga piritong pagkain. Yan, yung iba medyo nawawala na to eh. Hindi na pinapansin ngayon yung mga kabataan. Hindi sila sanay kumain ng ganito. So, ayan, nabalatan ko na. Huhugasan ko po muna at tatapon ko yung balat. So, ang ipanghuhugas ko din po dyan ay purified water. So, nahugasan ko na po mga kapudi. Ayan, yung sinang natin yung kami. Ayan, hugasan ko na po mga kapudi. Ito yung ipanggadgad natin. Para maganda-ganda. So, pwede rin po na kutsilyo lang kung ano gusto ninyo. Hanggang sa matapos. Ngayon naman po ay itong magring. Ayan, baka ang gadgad po ay yung inyong mga kamay. So, tatapusin ko lang po ito. Pagkatapos niyan ay yung bawang naman ang babalatan natin. After po natin lahat ay mahiwa. Ayan, buusan natin ng distilled water o purified water. Kasi po, mayroon pa po siyang mga dakta. Ayan, para mahugasan po natin. At i-drain po muna natin bago natin ilagay sa ating brine solution. Ayan, or water solution. So, ayan. Nakaano po sa plato yan? Nakasahod. At pwede natin siyang itaktak. At ayan lang natin siyang madrain for about 15 to 20 minutes para sure po na wala na siyang excess water. Ayan. Ayan. Bago magbalat ng bawang ay dito sa electric kitchen, sasaksak ko lang. Excuse lang po. Tapos, turn on po natin. Ayan. At antayin lang po natin kumulo yung tubig at tsaka natin sasalin sa isang lalagyan. Doon natin iahalin yung sugar extract. So habang sinakukulo natin yan ay magbabalik na natin ang bawang. Baklasin po natin yung ating mga bawang. Ayan, pasensya na kayo sa napakaganda kong kamay. Kamay ng kusinera, kamay ng mahirap. Ayan. So isa-isa nating balatan. So nasa inyo kung ayaw nyo na may bawang. Pwede naman po wala. Pwede nyo siyang i-slice ng ganyan, tapos lalagay natin sa isang latito uli. So, sa pinaglagay nyo ng mga asin, asukal, pwede na yan. I-slice lang natin ganyan. Siyempre po, make sure na hugas yung ating kamay. Ayan, masyado nakapokus sa kamay ko. Ano masyado, lalo po mga kaluluto po yan mga kapudi at kababasa. Ayan, pwede pong ganyan. So, ayan, tatapusin ko lang po yung dalawang buong bawang. At proceed naman po tayo sa paglagay nito sa ating tubig na pinakuluan. Pwede niyo siyang 2 times iinit yung ating tubig sa electric kettle po mga kapudi. So ayun. Para make sure na patay po yung bacteria. So ayan, nakita niyo tumulog na. So ayun ay pinagpakuluan ko na kanina ng magtitipla ko ng kape. So nagpakulo na ako. Ngayon ininit ko po. Ininit ko po siya uli.
Yan, pinakuluko po siya uli. Yan, dito sa ating kaserolo, kahit anong kaserola, bago natin transfer sa container o garapon, yan, ilagay natin dyan yung ating 1 tablespoon ng rock salt at saka 1.5 tablespoon ng ating sugar. Any kind of sugar, pwedeng brown, pwedeng washed sugar or white. Ilagay na natin yung ating tubig na mainit para matunaw na siya. Siguro kasya na po dyan yung 6 cups of water. Kailangan kasi lubog po yung ating mga mangga at yung bawang sa ating gagawing brine. Ayan, yung tamang-tama yung ating kasirola ng rice cooker ay mayroong sukatan. So, ayun o, sa gilid may 6 po siya nakalagay. 6 cups. So, haluin lang po natin yan hanggang sa matunaw yung ating asin at asukal. Ayan, halo lang tayo ng halo. Ayan, kasensya na, nag-blade na naman. Kapanayan na mainit talaga yung ating ubig. Usa naman pong lilinaw yan, mga kapudi. Sabay ng paglinaw ng ating camera ay pagtunaw ng ating asin at sugar. So, set aside natin hanggang sa lumamig at patuloy tayong magbalat ng bawang. Yan, matapos natin hiwain yung ating mga bawang, uugasan din po natin siya ng purified water o distilled water bago ihalo sa mangga at brine. So, yan. Uugasan na natin, i-drain natin yung puti. Tapos natin sa latito kanina para yung excess water ay doon na tumulo. Pagkatapos po ng mga 20 to 30 minutes ay ilagay na natin yung lahat ng bawang sa ilalim at yung ating lahat ng mangga. At paibabaw po natin yung natirang bawang. So inuulit ko po, sa may maayaw ng bawang ay pwede pong wala. Sa may ayaw po ng sugar ay pwede rin pong wala kasi yun naman po yung authentic, yung walang sugar. So, kaya lang po ako naglagay ng sugar ay para mabalansi po yung asim, alat at tamis. Yan. Ibabad lang po natin yan for 30 minutes at ililipat na natin sa container at buruhin po natin ng 3 days at pwede na siyang gamitin sa pangsawsawan, pampirito at pwede na rin siyang papakin. Yan. Siguro hindi pa nauso yung kimchi. Yan po yung version ng kimchi ng Pilipinas. Gaya ng mga atsara, yung mga ganyan. Di po ba? So, yan po mga kapudi ang ating burong mangga. O buburuhin pa lang ng mangga. So, ayan. Shinortcut ko na at pinatulin ko na para sa inyo. So, hahanap po muna ako ng lalagyan. Dahil wala akong makita dito container na pwedeng pagsalinan. Para po maburo ko po siya. Kasi yung mga garapon ko po dito, nakita nyo yung mga usually yung ginagamit ko sa pagluluto ay nililinis ko. Yan, hanggat maaari pwede ko siyang i-recycle, lalagyan ko siya ng mga ingredients. Kunyari, paminta, ganyan, asin. So, yan mga kapudi, mamaya papakita ko sa inyo pag nakagarapon na po siya. Yan, ngayon po ay sali na natin dito. Pwede na po siya dito dahil wala naman ako ibang makitang lalagyan. Yan, make sure na mahalo muna natin mabuti para kung may namumuo pang asukal o asin ay matunaw na. Ngayon, pwede natin dito ilagay or sa malaki o maliit. Nasa sa inyo. So, ito lang yung nakita kong available. Dito ko na po siya ilalagay, mga kapudo. Tapos, dapat ay lubog siya sa sauce. So, kailangan lagyan natin siya ng bawang para masarap. Yan, inulit ko po. Pwede po na pwede po na walang bawang at walang sugar. Ang pabalansi lang yung ating sugar. So, tingin ko ay okay na po yan. Lagyan natin siya ng liquid mixture natin. Kailangan lubog. Gaya yung kutsara, lumubog. Yan. Tapos, takpan na po natin at punasan natin yung paligid ng ating garapon. At i-store po natin niya sa loob ng 3 araw
para mas malinamnam po siya, mga kapudi. So ayan na po yung ating gagawing atsarang mangga. Sarap yan sa pirito. Ayan, dito mga kapudi, masarap ang ating atsarang mangga. Ang tawag namin dito ay takalugkog. Kasi po, yung bulig na maliliit o dalag na maliliit ay buhay po yan. Hugasan nyo lang ng mabuti. Tapos, ilalagay nyo sa isang kawali o kaserola. Lalagay nyo siya ng bawang paminta, asin, suka at konting tubig. At pakukuluan nyo siya ng buhay. Kaya pakalugkog ay talon na talon yung isda habang umiinit yung kaserola. So, ayan. Bagong luto po yan at mainit. Bagong perito. Dito bagay yan. Sa ating atsarang ginawa. Pwede lagyan ng kamatis. Or yan lang po mismo, mga kapudi. Ayan. Sa inyo, ano po ang bagay na pagkain o ulam para dito sa ating atsarang mangga? Pwede pong peritong tinapang bangus or dalagang bukid, piniritong dalagang bukid, piniritong galunggong, piniritong tilapia or inihaw na bangus, di po ba? So yan po mga kapudi ang aking menu for today. Sana may natutunan po kayo. At eto, may nangangalabit na bata. May bisita ko, sabihin mo, hello po mga kapudi, may laman yung bibig. Ganda lang guntya. So yan, hanggang dito na lang po mga kapudi. At happy birthday po kay Ma'am Gay Flores. Happy happy birthday. Ayan, at happy birthday na rin po kay Sir John Jan Valera. Ayan, pahabol. At saka po, happy birthday po kay Ma'am Doris. Ayan, Ma'am Doris Mangulabnan. Happy birthday po sa inyong lahat. Thank you po mga kapudi sa patuloy na suporta. Mag-iingat po tayo at God bless po tayong lahat. Bye-bye.